Okay, bigyan, pag-usapan natin na 10 bad morning habits na dapat mong iwasan. Ito, tingnan natin ilan dito sa 10 ang ginagawa mo, bad habit pala, sana baguhin natin, gawin natin good habit. Okay? Tingnan natin ilan ang guilty dito. Number 1 bad habit, pagising sa umaga, babangon agad. Di ba, minsan ganyan tayo, pag bata tayo, pagising natin, talon agad, ikot agad, di ba? Pero hindi po, lalo na sa mga nagkakaedad. Pagising sa umaga, una-una, salamat tayo, gising pa tayo sa umaga. Ako, chinecheck ko lagi, check nyo muna yung leg nyo. Diba? Na-stiff neck ka ba nung gabi? Kasi pag gising ka pa lang, tingnan mo, na-stiff neck ka ba? Next, check mo yung paa mo. O manhid pa ba? Huwag pa ba yung paa? O napulikat na? Baka naipit na buong gabi. So, neck, check mo yung kamay mo. Okay pa ba? O ito, tumutunog-tunog banda rito sa dulo eh. Diba? Naipit ba? Check mo hinga mo. Okay pa ba pag hinga? O check mo yung puso, okay pa ba? So at least, pag okay ka na, so gising-gising ka na, medyo galaw-galaw lang muna konti kung okay pa ba yung lahat ng katawan mo. Tapos pag upo tayo, dahan-dahan lang upo. Pag upo, pahinga muna, diba? Umupo ka sa tabi ng kama, hintay ka na mga 1 minute, diba? Galaw-galawin mo muna. Kasi yung higa, biglang upo, minsan nahihilo ang tao. Nahihilo kasi nga, pag tumatanda, hindi na ganun kabilis yung adjustment ng mga artery natin eh. Hindi na mabilis mag-contract sa pampupo, iba nahihilo. So, upo muna, pahinga lang muna. After 1 minute, galaw-galawin yung paa, makit muna yung dugo, bago tatayo. Para hindi tumumba. Diba, sa mga nakakaedad, ang hirap yung unang tayo, diba? Okay pa ba? Biglang sumakit ba dito sa may singit? Hindi natin alam. Okay, pwedeng konting stretch muna bago tumayo. So, that's number 1, huwag babangon agad. Number 2, bad habit. O, pagbangon, cellphone agad. Bad habit ang cellphone agad. Alam niyo bakit bad habit? Ang heart attack, pinakamataas ang oras. Umaga, 6 a.m. Ang stroke, sa umaga din nangyayari. Ang high blood na, kasi nangyayari sa umaga. Bakit? Kasi nandiyan lahat ng stress. Trabaho, dami iniisip, bagong gising, di ba? Naka-relax yung kotse mo, yung katawan mo, pinistart mo, pinander mo agad. Di ba? Tapos, na-stress na yung katawan mo, pag-gising, dami mo iniisip, in-stress mo pa yung sarili mo. Check mo ng cellphone, o ano sabi sa chat, o may meeting ka ng umaga, may ganito ka, may napagalitan ka ng boss, o meron ka hindi ginawa. May stress ka talaga, huwag muna yan. Okay? Kung meron kang hahawakan sa umaga, isang basong tubig. Diba? Inom agad isa o dalawang basong tubig, tapos umihi ka muna. Yun muna gawin mo para at least ma-relax yung pantog. Yan ang gagawin natin. So, yan ang number 2, cellphone agad, bad habit. Number 3, bad habit, hindi nagpasalamat sa Diyos, so hindi nagdasal. So, kahit pa paano, pasalamat tayo, buhay pa tayo, na may gagawin pa tayo for the day. Na at least umaandar pa yung katawan natin, di ba? Huwag yung usap-usap agad, may tatawagan agad. Good vibes muna tayo ha, sa umaga. Number 3, hindi nagdadasal, so balik tayo natin magdadasal. Number 4, bad habit, o mag-comment yung mga guilty, or itag nyo yung mga guilty. Number 4, bad habit, umaga-umaga, puro na reklamo, puro na sermon, mega na agad, nangahanap ng sisiraan, nangahanap ng bad news, nangahanap ng mababas. Sino ba mababas ngayong umagang to? Sino ba titirahin natin ngayon? Kasi kailangan tumira para masaya, di ba? Kailangan ibaba yung ibang tao para umangat ang pakiramdam. So, wag naman ganun. So, sino ba yung number 4, umaga-umaga, mainit na agad ang ulo. O, pag wala makitang mga diskitahan, o baka banatan si mister, o yung mga anak ang sisigawan. So yan, number 4, huwag mega agad, bagong gising pa lang. Number 5, bad habit, walang kaplano-plano. Mahirap yung walang plano sa araw. Diba? Ibig ko sabihin, bago ka matulog, yan ang gawain ni Dr. Lisa, bago ka matulog, lagi may notebook na kasulat na gagawin bukas. 1, 2, 3, 4, 5. Para ilagay mo, may meeting ka ba? Meron ka bang ipapadala? Meron ka bang sobrang ipapadala? Meron ka bang iuutos? Nakalista na. Para pagising mo, na-refresh yung utak mo, hindi ka nagpapanik. Uy, nakalimutan ko, lagot. May magpapagalit sa'yo. So, dapat gabi pa lang may plan ka na. Okay? Number 6, bad habit. Ito, bad habit talaga to. Hindi nag-aalmusal. Yan, ang daming guilty dyan. I think 33% ng kababayan natin hindi nag-aalmusal. Ano problema sa hindi nag-aalmusal? Pag hindi ka nag-aalmusal, kung estudyante ka, sure ako, aantukin ka, hindi maganda test mo, kukulupa dyan mo, by 10 o'clock, hilo-hilo ka na. Bababa grade mo. Mga hindi nag-aalmusal din bago magtrabaho, pangit ang performance. Hindi makatrabaho. Diba? Isip mo, magpapapayat ako, dami hindi eh. Kailangan talaga may almusal, kahit konti lang, kailangan kumain ka kasi yun ang nagbibigay ng energy. Energy sa katawan, energy sa utak. Number 7, bad habit. Nag-almusal nga, pero ang inalmusal niya kape lang. O hindi naman pwede isang tasa o dalawang tasang kape lang, hindi nagpag-pipate na pa. So dapat may ulam din. Yung iba, kape at pandesal, yung maliit na pandesal natin. Kape at
Pwede na naman kape at pandesal, although carbohydrate lang yun. Huwag mo i-expect na meron kang masyadong lakas. Parang sugar lang yun eh, carbs lang yun. Number 8, bad habit. Ito, pumasok bigla, walang warm up, walang stretch. Diba? Lagi ko eh. Bago ka pumasok, eh, pagpasok mo, magbubuhat ka na agad. Pagbuhat mo, sasakit ang likod mo. So pagising sa umaga, bago magtrabaho, di ba? Di-stretch mo muna sa leeg, tapos sa kamay. Napapansin nyo ba? Pag tumatanda, umiiksi yung angle. Ito, umiiksi hanggang ganyan na lang kaya, hanggang ganoon na lang pag may edad na hindi na madiretso. So, kailangan ini-stretch, di ba? And that's number 8, di ba? Walang warm-up. So, kailangan may warm-up para hindi ka mapilay. Number 9, bad habit, hindi naligo o hindi naghilamos, pumasok agad. Hindi naghilamos, hindi nag-toothbrush, may muta pa, pumasok. Eh, bawal yun. O, hindi nagpalit ng baro. Number 9, dapat naligo, nag-toothbrush, naghilamos at yung bodily functions mo, yung bodily functions, itagalugin mo. Dudumi ka ba o iihi ka ba maigi? Kailan kayo dumudumi? Morning person o gabi? Ako morning, gusto ko. So yung mga morning person, dapat mag-focus mo na, mag-concentrate, ayusin na maidumi, kompleto ang dumi. Kasi pag hindi ka dumumi, dudumi ka tapos ang maga, baka doon ka sa school. Diba? Yung mga bata, baka sa school dudumi, ako nakakahiya tayo doon. Diba? O mamaya sa trabaho, doon pa dudumi. So, dapat tapusin mo muna kung ano yung gagawin ng katawan. Hilamos, pag-ihi, kompleto, tapos sinabi ko, umaga. Number 10, last bad habit ay procrastination. Anong procrastination? Tinatamad. Nagsasayang ng oras, di ba? Nung tinatamad, yung parang, anong bad habit? Wala, walang plano sa buhay. Walang gagawin. Anong ginawa? Anong plano? Wala. Gusto lang, hindi pwede wala. Lalo sa kabataan, dapat may plano tayo para sa trabaho mo, sa school mo. Everyday may gagawin pa konti-konti para maabot ang goal natin. Okay? Sana nakatulong po itong 10 bad habit na dapat nating iwasan. At ilagay nyo po ilan dito ang bad habit nyo at kung ano dito ang babaguhin nyo para maging good habit na. Share natin sa ating mga anak, share natin sa ating mga kaibigan. Itong mga bad habits.